Alexa. My name is Rihanna. My name is Chloe. My name is Alfred. My name is Noah. Magandang umaga po. Ngayong umaga po ay i-interviewin namin ang isang magtatanim ng puno upang makakuha ng mga impormasyon tungkol sa pagtatanim at iba pang mga kailangang gawin upang ang mga itinatanim ay lumago at mamunga. Ang ating pong nakakausap ay dating Pangulo ng Farmers dito sa ating barangay at bihasa pagdating sa usapang pag-agrikultural. Walang iba kundi si Tatay Thomas o mas kilalang Tatay Tommy Magbuo. Magandang umaga po. Magandang umaga naman sa inyo. Ma-interview. Okay. Ano bang dapat malaman ninyo? Information po. Para? Saan? Sa agricultural po. Sa palay, puno, o ano? Sa puno po. Sa mga puno. Okay. Una pong tanong, ano po ang punong inyong itinatanim? Ang madami. Pita niyo yan. May lukban, may pumilo, may rambutan, may tamyas, may mangga, may apple, avocado, at saka kalamansi. Marami pang iba. Okay po. Sa pangalawa pong tanong, gumagamit po ba kayo ng artificial na pagtatanim tulad ng grafting at marcoting? Oo. Ang marcoting ay kinakailangan ikaw yung pipili ka ng hindi totoong malaking sanga. Yan, ibabalatan mo siya ng paikot. Pag nabalatan mo siya ng siguro mga 3 inches paikot, babalatan mo siya pero hindi makapal. Baka ano nga pag masugatan yung sanga. Pag naris mo yung balat, yung pinakapanakal, kakayutin mo yan utay-utay. Pag na-pan mo yan, nabalatan mo yan, kukuha ka ng bunot o kaya kaunting lupa, isasaber mo yon sa katawan niya. Tapos, babalutan mo na lang siya ng plastic ng matibay na matibay. Ano po ang mga paraan ng pagtatanim ng puno? Pagtatanim ng puno ay kinakailangan pag galing sa punlaan, sa plastic bag, ay pag itatanim mo, kailangan yung puwet ng plastic, aalisan mo ng plastic yung plastic bago mo itanim para yung ugat nila tumuloy sa lupa. Kaya naman po tanong, gumagamit po ba kayo ng fertilizer? Paano po ang pa-fertilizer ng puno? Ayan, pag maliit pa, kaunti lang ang ilalagay nyo. Kaunti lang para hindi yung abono masama. Maganda yan. Magaling magpaganda, pero makakamatay din yan pag napadami. Ang lagay mo lalo maliit pa ang panan niya. Kailan po tamang itanim ang puno? Tagulan po ba ang pag-init? Bakit po? Lahat pwedeng itanim mo yan. Kaya lang, ay lalagyan mo siya, didinigan mo siya. Didiligan mo lagi yan para huwag matuyo. Salamat po siya. Salamat po at bunog-bunog na po kami. Oras upang nakapag-interview po. Maraming salamat din at natutuhan ninyo. Mga bata pa kayo para matutuhan ninyo ang lahat ng puno ay tatanim. Para sa ngayon, maganda ang pagtuloy nila malusog at lalong bigyan kayo ng magagandang lupa.
Salamat. Salamat. Ako nga po pala si John Paul B. Castillo ng Group 2 Sarawel, Grade 6 Cadena de Amor, at nandito po tayo ngayon para sa pag-interview po ng mga nagtatanim ng puno. Alala ko nga po pala sa inyo ang aking leader na si Sara Ann H. Oben na pinakamagandang leader sa Grade 6 Cadena de Amor. At nandito nga po pala ang aking member na si Rachel Ira Oben at si Karen D. Perez. Yung lahat, ako nga po pala si Sara Oben. Ipinakikilala ko po sa inyo Karen, si Lolo Danilo at Amparo Oben na isa sa mga nagtatanim ng puno. Sana ay may matutunan tayo sa kanila. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo rin. Ano po ang punong inyong itinatanim? Marami. Mangga, kantol, kamyat, sarapol. Gumagamit po ba kayo ng artificial na pagtatanim tulad ng grafting at mycotis? Hindi. Ano po ang mga paraan ng pagtatanim ng puno? Pinalalaki muna ang buto bago, pinasusuloy muna ang buto bago itanim. Kailan po tamang itanim ang puno? Tag-ulan, tuba o tag-init? Bakit po? Tag-ulan. Pag tag-ulan, basa lagi ang lupa. Madali sumuro yung alaman. Gumagamit po ba kayo ng fertilizer? Paano po ang pag-fertilize ng puno? Hindi ako gumagamit. Maraming salamat po sa inyong mga sinabi. Sana po ay may natutunan po tayo sa pagtatanim ng puno. At sana may natutunan rin kayo. Maraming salamat. Alam. Ayan po, ito po ang mga puno na punong kahoy na tinatanim ng aking lolo. Yan po, ito po ang peras. Kita nyo naman po sila, nakuha na sila. Ayan po ang puno ng niyog, puno ng mangga, at ang puno ng bayabas. Ayan po, puno ng bayabas. Meron rin po siyang puno ng santol, meron din pong puno ng star apple, pero wala pa pong bunga. Yan po, oh. Kaganda, diba? Kita niyo po sila, oh. Nangunguha na sila, oh. Puno po yan ng peras. Kung alam niyo po yun. Ayan po, niyog. Madami rin po siyang mga iba't ibang halaman, hindi lamang sa puno. Meron din siyang mga halaman ng sili. Salamat po! Bye! Bye na kayo! Bye! Bye! Po pala, nagtatapos ang ating pagtatanong sa pagtatanim ng puno. At sana po, may natutunan po kayo sa aming pagtatanong sa TLE. At sana po, may natutunan din po kayo sa hindi dapat gawin at dapat gawin na pagtatanim ng puno. Niyog! Pataluwa? Gumagamit po ba kayo ng artificial na pagtatanim tulad ng vaccine at mycotin?
Sir. Ano po ang mga paraan ng pagtatanim ng puno? Aba, eh, maghuhukay ka. May tatanim mo yan, kaya kalaki. Kaya kalaki na tanim. Kailan po ang tamang, kailan po tamang itanim ang puno? Tag-init, tag-ulan po ba o tag-init? Saan ko lang, nang para mabuhay agad. Bakit po? O para mabuhay agad, basa ang lupa. Pag tag-araw ay tuyo. Ang lupa. Gumagawin po ba kayo ng fertilizer? Aba yan, hindi na inaabunuhan yan. Paano po ang pag-fertilize ng puno? Hmm? Paano ga po ang pag-fertilize ng puno? Yeah, bago ililipat na. Salamat po. Wala na. Magandang hapon po. Pinapakalala ko po sa inyo yung tita ni Lola ni Jason po. Lolita ang para. Ito po yung mga tanong namin. Ano po ang puno inyo itinatanim? Ano? Halaman? Ano pa ba? Ano? O halaman? Halaman. Bitalong. Kumagawin po ba kayo ng artificial na pagtatanim tulad ng dragon at mag... Ano po ang mga paraan ng pagtatanim ng puno? Tatanim. Kailan po tamang itinanim ang puno? Tagalan po ba? Tag-init ba? Wala. Kahit anong panahon. Gumagamit po ba kayo ng fertilizer? Paano po ang pag-fertilize ng puno? Gumagamit. Pag may manin nila, may fertilizer. Hi everyone! This is Alexa. My name is Rihanna. My name is Chloe. My name is Alfred. My name is Noah. Mag-i-interview tayo ng isang tao na may kaalaman sa agriculture o sa pagtanim ng puno. Halina, samahan niyo po kami at aming ipapakita po sa inyo ang aming interviewin. Intro, pasok! Pong ating i-interview si Ate April Insuniga. Mm-hmm. Ano po ang mga katanungan? Mm-hmm. Ano po ang puno inyong itinatanim? Siguro yung mga puno na yung habang nagtatagal na mumunga, katulad na mangga, yung langpa, yung katulad nun, pag nagtatagal, nagagamit namin yung mga bunga na nakakain ganun. Saka nagtatagal yung mga ganung puno. Sige pa. Ito po yung question number 2. Gumagamit po ba kayo ng artificial na pagtatanim tool ng graphing at marketing? Hindi. Tanong po, ano po ang mga paraan ng pagtatanim ng puno? Yung usual, yung binabaon sa lupa. Tapos yun, dididiligan, nilalagyan ng fertilizer, tapos lumalaki. Ito po sa number 5. Kailan po tamang itinanim ang puno? Tag-ulan po ba o tag-init at bakit po? Siguro depende sa kung ano yung itatanim mo. Kasi kapag yung halimbawa, katulad ng mangga, mas okay siyang itanim kapag siguro tag-init, pero dapat alaga pa rin sa dilig saka sa fertilizer para mas madaling para mabuhay. Kasi minsan, kasi nga syempre mainit na namamatay na lalanta kapag hindi dinidiligan. Gumagamit po ba kayo ng fertilizer? Paano po ang pag-fertilizer ng puno? Fertilizer, oo. Sa katulad dito sa mga niyog namin, para mas dumami yung bunga, nilalagyan din namin ng fertilizer. Pero pag mga niyog kasi, ang pagkakaalam ko yearly, naglalagay ng fertilizer. Pero kapag yung halimbawa, yung bagong tanim katulad ng mga mangga, siguro ay
yung ano lang, yung sakto lang, hindi naman araw-araw, pero siguro every month may ganun, may at least 2 to 3 times a month na may fertilizer. Po yung mga tanong at nagpapasalamat po ko dahil pumayag po kayo mag-interview. Thank you po. Ay,